Game number 2, Peso Esports Blue Side Red Side naman ng Blacklist International Full Clip sa YSS. Killer for the Gatot, Aqua sa Lunox, Edward naman sa Forza, Dexstar sa kanyang Rafaela sa Blue Side naman, si Gabo sa Kufra, Solenia sa Valier, Lavarb sa Thames, Ming sa Hellkirk, at Void para sa kanyang Lilia. So, naku po. 1-3-1 yung gustong gawin dito ng Blacklist International para mas maganda nga yung laban na kaya nilang ibigay. Pero uy, medyo masakit nga naman yung nota na yun. Ang laki ng notang yun ah. Grabe naman si Boyd magbigay ng notables na yan. Pero yung top lane nakuha na naman sila ng objective. Tita mo yun, yung galaw ng Peso Esports ngayon, tagang ML na ML. Naku. So Aqua dito, securing, try to secure the blue buff para nga naman mas lumamang siya. Pero oops, killer laban kay Ming. Medyo masakit yung second skill dito ni Ming. Huwag mo nga lang talagang papakalmutin ng apat na beses yan. Kasi pag kumalmut yan at binigyan ka ng mala-impactong regalo, ay kamamatay mo yan. Ito na nga ang middle lane naman para kay Edward at kay Aqua. Magle-level 4 na yan. At kung sakali mag-level 4 si Aqua dito, mamamaximize na yung kalakasan ng isang Lunox. Pero bottom lane na lang daw ang gusto nilang patayin. Oop, nabigyan pa nga si Killer. Hindi, nakwentukan, nataihan or naiputan dito ng kalapating mababang lipad. Pero top lane naman ang kanilang sagot. 2-4-2-3 dream pala ang nangyari. So 2-2 ang ating score, 1 minute and 30 seconds in our game time. So good talaga, no? Okay. Oh, palag-palag. ML na ML nga, no? Ito yung maganda sa kanila eh, ML na ML. Pero ito si Aqua laban kay Ming. Naku, negative yan pagka ganyan. Kaya sa salt ibigay mo, wala pang Dark Knight Force yan. Pag-hang. Pero hindi, medyo negative. Medyo masakit nga naman yung second turret dito ng ano, ng Blacklist ng Peso Esports. So, bottom lane, lumalamang ngayon yung ano, Blacklist International. Pero ito na, si Labarb. Mukhang lalaban kay Aqua pero may brilliance yan. Pero hindi lang, hindi niya pa binibigay. Ito na, brilliance na, ibigay na mga kaibigan. Pwede pa siyang lumaban, pwede siyang hindi lumaban. So nakadepende na rin yun para sa kanya. Pero si Ming, kailangan nilang bantayan kasi yan yung damager ng Peso eh. Katulad na sinabi ko sa inyo guys, Hellkirk lang yung nakikita kong makakapagbigay ng malaking damage sa Blacklist International. Pag nawala yung Hellkirk, madali para sa kanila na pumatay. And madali sa kanila na kumuha pa ng ibang objectives. Pero Gabo dito, tinitignan si Dexstar sa galawan na tamang face check lamang. Pero oops. Masakit talaga yung nota, sir. Umaapoy-apoy pa nga yung nota at Gabo, napasobra. Bouncing ball ang kanyang naibigay. Full clip, level 4 na din naman. Pwede na rin, pero naurasan na naman yung red buff dun sa top lane, mga kaibigang Beshiwap. Superhero landing, tinamaan dito si Lavarb. Pero medyo masakit, nakapag-flicker out pa nga. Apat laban sa dalawa, Gabo. Fineflex ang kanyang katawan dun sa bandang gilid. So, para sa akin ngayon, top lane naman yung pinapressure ng Peso. Kanina, Blacklist International bottom dahil nandun yung Hellkirk. Pero sabi nila, kaya naman namin eh. Kaya naman namin kayong i-pressure kahit wala masyadong, kahit napupugo nyo yung Hellkirk namin. Meron pa rin naman top lane, di ba? O, tignan natin kung ano pang pwede mangyari dito. Ops, killer, laban kay Lavarb. Masakit yan, sir, ha? Masakit yan. Huwag kang paloko-loko dyan. Mabibigyan ka nyan. Simple ka lang, simple ka lang. Pero eto na nga, mga kaibigan. Sa mid lane, tatlo na naman ang kanilang kalaban. May Valir pa nga. So, para sa akin, hirap din silang lumapit. Pero bottom lane naman ang pwedeng isagot, tinamaan ng bagya dito na, si Ming. Peplex pa. Uyo na nga yung backup, Gabo. May tire. Oh, nice flicker plus the ultimate dito. Full clip naman na itulak ng bagya doon, pero Edward tinatanggap yung damage dito at makakapag ano, black shoes pa nga ng matindi si Void. So brilliance naman for the Lunox to counter out that one, pero eto na nga nalapitan ngayon ng isang Thames plus the tulak doon coming from Solenia, pero nakapag flicker out. Medyo matindi, turtle has been slain na para dito kay Ming. So, yung nangyayaring kalamangan, parang ano pa yun, no? Baliktaran pa. Blacklist International yung kumakamada. Biglang magka-counter-attack yung Peso Esports. Full clip, nakapatay dito. Alam niya kasi si Solenia, wala nang buhay ganina. So, maganda yun para sa kanya. Samantalang Ming, napapabayaan sa bottom lane. Ito yung medyo delikado for the Blacklist International. Para kasi sa akin, skill-based yung Blacklist International. So, once na nag-Dark Knight Falls yan, and blink ka ni Hellkirk, yun na. Hirap yun. Diba? Pang-counter pala nila yung Dark Knight fall sa Chaos Assault ni ano, Lunox. Oo, oh, no? Mabablind pala oop! Pag nagdilim. Oo, tama ka dyan. Nawawala yung tutok. Kumaga, nawawala yung tutok dito nung ano, nung Chaos Assault. Pagka dumidilim at medyo madilim ang paligid. Pero top lane, naku po, lumalamang na naman dito yung Peso Esports. Blacklist International.
hindi nilang alam ngayon kung paano nila maide-defend yung ano, yung top lane. Kasi lagi sila nakukuha na ng red buff. Eh, eto na nga, mga kaibigan, yung kulay violet na nota, binigyan ni Lavar, pero patay pa rin siya, glowing wand naman, para kay Lilia Edward. Tignan natin, medyo masakit yung bato ni Solenia doon, ha? Medyo kailangan niyang indahin, pero aqua. So, trying to get the blue buff, para kahit papano, eh, maging okay ang kanyang buhay, hindi siya maubusan ng mana. Item check nga tayo kay Full Clip, tsaka dun sa mga, sa Hellcurt. Si Hellcurt, 2.6k. Kay Full Clip naman, 3.3. Tapos, 3.7 si Lilia. 3.2 naman yung tapos. Medyo, laki, laki. Maganda yung laban, walang naiiwan sa farm. Tama, tama. Medyo maganda talaga yung laban dito. So, for the objectives wise, Peso Esports lamang na, no? Nakadalawa na eh. Pero sa pera, pantay lang eh. Pantay lang sila eh. Hindi masyadong angat, hindi masyadong ano. Hindi pala kayang burst ng Lunox nung ano, Lilia dahil sa SS din, no? Oh, may black may black shoes kasi siya eh. So, pag may natirang onting buhay diyan, basta mabigay niya lang, teka lang. Mukhang nakita sila doon sa turtle pero hindi na retry pa nga. Ang laban na 'yon pero Ming will go down, brilliance na ibigay agad ng Lunox. Bakbakan pa rin naman pero eto na nga sila Barb giving some damage pero may nagyayaring bakbakan din doon. Void na patay. Dito ang isang Lunox, hindi pa tapos ang Peso Esports, hinahabol si Dexter dito, killer mamamatay na din. So mid lane na lang ang gusto nilang kuwanin pagkatapos nung turtle na 'yon. So isipin mo, 1 for 1 trade plus the turtle. Kahit na patay yung isa sa Peso Esports, ang mahalaga nakakuha sila ng turtle. Oo. Parang pero maganda yung ginawa ng Peso doon, no, kinlash nga dahil alam nila lamang sila pag ano, may SS yung Hellcurt eh. Oo, lamang talaga sila. Pagka, kasi skill-based din kasi yung blacklist eh. So pag nagpadilim siya, automatic, mabibigyan talaga. Pero eto na nga si Void, mukhang lalaban na naman. Makakapag-black shoes lang kasi yan eh. Oh, di ba? Nakapag-black shoes naman. Plus, the ano, padilim dito ni paring Hellcurt. Uy, sinalya pa si ano, si Aqua. Eh, nakapag-brilliance to counter out that one. So, mabilis ang kamay ng isang aqua talaga ngayon. Pero kakaiba. Pero ano, pinapadilim agad ng Hellcurt pag nag-Chaos Assault yung ano, Lunox. Oh, ano? Kaya hindi makaburst yung Lunox. Isa rin yan eh, isa rin yan. Nawawala siya sa tutok. Kaya maganda yung ginagawa ngayon ng Hellcurt. So, top lane naman natin. Umu-objectives lang. Pero para saan, kuwanin nila tong mid lane. Kasi ito yung nagbibigay sa kanila ng ano eh, kalakasan at mamamaximize nila yung bushes. Knowing na may Hellcurt sila. So, mas maganda yung nagtatago at hindi sila nakikita. Tapos, pag naurasan pa nila itong blue buff ni Aqua, mas may hirapan ngayon yung Lunox. Diba? Pero, ito lang nga. Feather Airstrike na naman. Naku, nakakuhaan lang pa ng pagkakataon. Natont dito. Si Lenya. Oh my God, patay agad. Gabo naman. Bouncing ball, pero Void. Ay, eto na. Lalaban na. Pero si Aqua, magkikayos assault ata. Superhero landing dun sa top lane. Si Killer, mamatay na mga kaibigan. Pero Hellcurt hindi tumama. Yung burst damage na kay Dexter, na-dodge ng bahagya. Malupit. Medyo sexy dun si Dexter. Sexy mo dun, Dex, ha? Medyo sexy. Oh, eto na nga. Bouncing ball na naman. Ang kanya na ibigay. Brilliance naman para kay ano. Oh, muntikan pa pero hindi napatay. Feather Airstrike para kay Edward. Nakakuha ng dalawa. Shutdown. Shutdown dito. Para kay Void. So 2 for nothing ang nangyari pero wag nilang kalimutan na yung damage na manggagaling eh dun sa Hellcurt. So kailangan tauhin na tauhin pa rin nila yung Hellcurt dito. Oo. Nako. Sakit pala nung gatot ng gatot ah. Oh, masakit yung gatot ngayon, sir. Masakit ngayon talaga. So at least ito sila Full Clip na nakakuha na. Oops, Solenia na itulak si layo nung pagkatulak nun kay Killer, ha? Lavarb. Ngayon, ito na yung counter-attack ngayon ng Blacklist International. Nagpadilip. Uy, yung top, yung bottom lane pala si Ming. Kailangan umuwi dito ng Blacklist International kasi makukuwanan sila. Eto na kay Superhero Landing pero na-dodge lang ni Ming. So, happy birthday talaga para sa kanya. Talaga namang birthday pa. Pero eto na nga, mga kaibigan, na orasan na naman yung red buff Aqua. Mahirap to para sa kanya pero pwede niyang labanan. Uy, patay pa nga sa bottom or sa middle lane ang isang Farsa. So Edward will go down. Peso Void dito, ilalaban pa din. Brilliance na ibigay. Solenia nakapag-flicker out pero hindi, mali yun para kay Aqua. Sinalo niya lahat ng pwedeng saluhin dito. Killer and Dexter na lang ang natitira dito sa middle lane. YSS, medyo kailangan niya pang kumuha ng pera at kailangan niya pang mag-ipon para sa kanya kasi wala pa siyang maibigay na damage plus at ano pa siya, level gap pa yung mga kasama niya. Si Void din dito, kaya magbigay ng note. Kita mo naman yung damage. Item check nga tayo direct. Kuha na naman ang buff. Ooh, glowing wand. Plus holy crystal. Okay na pala, 7.4k. Ang laki ng pera dito ni Void.
na ano sila, misdirection, ini-expect nila si Ming yung magkakaroon ng burst damage. Ang di nila alam, nakakatingin nila dun kay Ming, nakakapag-farm na nakakapag-farm si Void. Napabayaan. Oh, good. Oh, napapabayaan, sir. Napapabayaan. Naku po, mga kaibigan. Batang-bata, Becky. Naku po. Tingnan natin, ano mangyayari dito. Oh, nasalya yung dalawa! G, mga kaibigan, natulak pa sila Aqua. Nakapag-brilliance, para nga naman makatakas ang babadyang pangani. Buhay pa din dito si Aqua. Wala pang napapatay sa tropa ng Blacklist. Ito na nga ata ang kanilang counter-attack. Kailangan nilang bumawi kasi bottom lane. Nadadaga sila ng ano, ng peso. Nadadaga sila nung Hillcurt. Especially Hillcurt, ang laki nung ano, binibigay sa kanilang pressure. Ito na nga, papasok pa yung ano. Direct, papasok yung isa. Tingnan mo dun. Yum, galing-dali, batang-bata. Papasok. Kalma lang. Chillings lang tayo. Kulang kasi sila ng isa dito. Hindi sila pwedeng mag-lord kasi 4v5 yung laban eh. Tsaka skill base kasi sila direct. So, yun din eh. Diba? Pag nagpadilim, isipin mo, pag nag-chaos assault si Aqua, automatic padilim agad si, ano, si Elkirk para mabulag. Oop, eto na naman si Gabo. Nangungulit kasi sinisimulan nila yung lord eh. So, buy time yan para sa kanya. Pero eto na nga, mukhang magiging negative pa. Natalo na ng apat Dark Knight Falls na ibigay. Pero mapapatay si Gabo dito sa pagkakataong ito. Feather Airstrike, patay pa ata si Solenia. Munti ka na. Sentira na lang mga kaibigan. Killer, lalaban din. LaVarb, uy, medyo masakit. Nanganib sila dun sa damage. Saka yung ibigay pero nakakuha naman yung Sanctuary Lord. Yun yung gustong gawin ng Peso Esports. Okay lang mamatay si Gabo. Kailangan lang namin ng tamang oras para makuha yung Sanctuary Lord sa bottom lane or sa sa bottom lane para pumunta siya dun sa ano, sa baba. 'Di ba? Pero post for the YSS. What happened kaya, mga kaibigan? Sino to, anong team to, yung Peso, no? Ay, nay, pare sila nagsabi. Sino? Pare sila? Oo, pare sila, Pitaus Post. Nako po, namamasko po. Yan. Wait lang tayo sa mga ano, ha, sa mga nanonood diyan, mga kaibigan. Kalmahan niyo lang. Shout out nga pala kay Elaine Santana nanonood. Ayan. Yon, shout out kay Elaine. Shout out din sa mga tropa nating nanonood diyan. Yon. Shout out kay Nalin Cruz. Shout out sa'yo. Shout out kay Nalin Cruz, sa aking girlfriend. Yon. Oh, wait, lagi kayo nagagalit. Tapos pag kayo naman yung binigyan ng pagkakataon, naku, Diyos ko itong mga to talaga. Okay, Kuya Herb, na daw. Oh, game na? Okay, palag na. Happy birthday daw kay Ming, upwards ko yan. Sabi ni CJ Lamod, happy birthday daw kay Ming, tol. Happy birthday, Ming. ML na ML nga. ML na ML si Ming ngayon. Birthday kasi ni Direk, pati mo naman. Happy birthday, Ming. Ming. Yo. Parang pusa kasi kumalmot eh. Oh, now. Maganda. Now. Shout out kay boss. Kay Boss Daddy Shark, kay Nico Enzo, no? Kayo mag-away dyan. Kalmahan nyo lang, mga kaibigan. Manood na lang tayo. Suportahan natin yung mga teams. Hindi nag-aaway kayo. Lagi kayong away ng away. 34K pala yung pera. 4K gold dit para sa ano, Peso Esports. Tignan natin kung paano nila mamamaximize to, ha. Sanctuary Lord dito sa bottom lane. Hindi pa napapatay. Medyo masakit na rin pala yung damage ng Lord, no? Kahit level 1 Lord lang. OMG, ito na nga yung Feather Airstrike. Masakit na rin pala yung Feather Airstrike. Dalawang tira lang si Void. Mapipilitan siya mag-Black Shoes nun. And kung sakali mag-Black Shoes siya, nandito ngayon si Aqua to burst him down. So, kailangan tamang bigayan ng skills. And, kailangan lang patay nila si Ming. Pag napatay nila si Ming, pwedeng pumalagbo yung Blacklist dito. Kasi si Ming yung nagpapahirap sa kanila eh. Crucial to, kung kailan gagamitin. Mm-hmm. Crucial. Tamang timing ng mga skills, no? Oo. Ayan na, mga kaibigan. Tinamakan ng dalawang beses. Tatlo! Uy! Di ba, napilitan mag-Black Shoes. Ngayon, pwede nilang gawin yan. Kasi wala pang Black Shoes yan. Pero saglit lang naman kasi yung ultimate yan. 35 seconds lang ata ultimate nito ni Lilye. Pero matagal na tagal pa panahon pa rin yun. Half a minute din yun kung sakasakali man. Dahil wala kang... Eh, sakit!
Usokit na din, masakit na din talaga, pero nalapitan dito and patay si Edward. Nasal niya pa nga, Ming, hinahanap si YSS, nakita na, burst down. Patay pa nga rin sa kanya, mga kaibigan, dalawa na lang ang natitira, Rafaela and the Lunox, pero nakapag-brilliance dito ang isang Rafaela, pero medyo masakit ang damage ni Void. Nagulat sila doon, pero nilang, pwede nilang irekta to sa bottom lane. Pwede silang dumirekta sa bottom lane dito, mga kaibigan. Kasi kayang taniman lang ni Void yan eh. Tataniman niya lang ng tataniman niya ng mga bilog-bilog eh. Tapos yun, pwede nang i-tower lock ni Ming yan para sa kanya. Pero eto na nga, naka-tower lock na si Ming, mga kaibigan. Napigilan pa, nakapag-brilliance. Pero titignan natin kung matatapos nga pa ng Peso Esports. Hindi, napatay pa din. Mga kaibigan, wipe out. Pero hindi, pinilit pa. Walang minions. Walang minions na maibibigay. Pero nabuhay sa pangalawang pagkakataon si Paring Gabo. And for that, Peso Esports winning this series against Blacklist International.